Hello, kamusta kayo mga kapwa ko Filipino? Magandang araw sa inyo. At nakita nyo na siguro itong image na to. Hindi ito nakaprint sa dingding. Ito po ay digital image. So, sa madaling salita, parang katulad ito ng, ng projector. Ayan. Sa ensayan nila nilagay. Sa gilid ng dingding, sa may tabi ng gate mismo ng Philippine National Police. Diba? Ganyang kawawalang hiya itong mga tipak na to. Diba? So sabihin nila freedom of expression yan ha. Sabi nga nito ni Teddy Casino, if it is beautifully made, then it is an art. Art na ngayon ang kabastusan, ang kawalang hiyaan. Ayan. Yan magaling mga Pilipino eh, mga tuwiran. Diba? Naiintindihan ko naman si Teddy. Kumikita si Teddy dyan eh. Yan ang kabuhayan ni Teddy. Kontrahin lahat ng gobyerno, pasamain, pero kapag kayong maganda bigayan, no, kagaya nung nakarang administrasyon, diba? Congressman pa nga siya nun eh. Pabor na pabor siya to, wala siyang ganong sinasabi. Diba? Ito yun yung lugar kung saan nila nilagay. See that? Isa pa yan sa kagaguhan nila. No? Galing yan ng UP. Ha? Nakakuha ko to sa post ni Celine. Nakakailangan na raw niyang patulan. Talaga namang kapatol-patol eh. Kasi alam niyo kung bakit. Base nga sa nag-share, sabi niya, UP Diliman's Campus Journal, Lampoon Edition. Kita niyong mga hayop na to. Sabi, shared by a friend taking masters in UP. The arrogance and insolence of the publication team had gone overboard. How can they be so disrespectful to the man who approved the free college tuition law? It's high time for the government to take over what really belongs to the state and start teaching self-entitled scholars their lesson. This is the reason why the quality of education in UP has been swiftly going down within the past 3 decades, 30 years, guys. They embrace the Marxist mindset, which cripples them from adapting to the actual changes in the society, and it restrains them from having plausible contribution in nation building. Well, when it comes to nation building, hindi naman maaasahan na UP. Hindi naman maaasahan ng UP. Bulok na mag-isip mga taong nanggagaling ng UP. No, hindi ko nila lahat. Pero karamihan ang gagaling dyan, ugok. Diba? Ngayon na sinasabi, totoo naman eh, pang-ilan ang ranking ng UP. Diba? Tinatalo na kayo ng ibang mga eskwelahan, mga private schools. Bakit? Hanggang pangalan na lang kayo magaling, hanggang pangalan na lang kayo matalino. Pero ang totoo, nako, bugok na kayo. Wala na kayong ginawa kundi kalabanin ng gobyerno. Alam yung ginagawa ninyo? Pagpapanggap. That's hypocrisy. Na kayo ay matatalino, mga loko-loko. Kung matatalino kayo, mismo ang mga dean ng colleges ninyo, alam ang freedom of expression na ituturo ng maigi yan sa mga estudyante nila. O, diba? Hindi nyo naman siguro papatayin ang mga professor ninyo pag tinuruan kayo ng tama, diba? Tingin ko, papatayin nyo ba sila? Hindi naman, diba? O, ito naman mga professor ng mga loko-lokong ito, ng UP, kaya kayo kinakantsawa nung araw, UPan ng lata. UPan ng lata, yun na lang talaga laman ng utak ng mga galing dyan eh. Nga, uli, hindi ko nila lahat ha. Alam niyo, dapat dito sa ating Senado at Kongreso, ay i-update na tong batas natin tungkol sa vandalism. Sinasabi nga ng isa pang kolokoy na si Teddy Casino, if it is beautifully made raw, ay it's an art. Yung nilagay sa dingding, yung digital image, maganda pagkakagawa. Kita nyo, pinapangit na pinapangit yung presidente. Nilagay pang wanted kaysa ganito, ganyan. Tapos wala kayong action dyan. Dapat i-update nyo yan katulad nung anti-cybercrime law. No? Isa sa legacy ng panahon ni Pinoy. Dapat ganon. Kailangan ng batas natin, ha? Kailangan ng batas natin na update din depende sa takbo ng panahon.
Hindi yung lagi na lang walang enabling law. Kaya itong mga kulokoy, no, magaling maghanap ng butas ng batas, nakakalusot. And now, my appeal is to the parents. Okay. Masaya ba kayong nakikita yung anak ninyong ganyan? Walang ginawa sa bahay nyo kundi mag-isip kung paano sirain ng Pangulo o ang gobyerno ng bansa natin. Tapos dyan, gagraduate o magiging undergraduate, mabubuntis sa bundok, magiging NPA yung mga anak ninyong pinag-aral, na meron kayong magandang pangarap. For sure, di nyo pinangarap na magkaganyan-ganyan ng buhay. At mapatay lang sa pakikipaglaban ng wala namang kalaban-laban at talagang walang laban na pakikipaglaban. Nagoyo lang at naging feeling tuloy Superman, tagapagtanggol ng bayan at ng mga inaapi. Diba? Anang iya. Taga-collecta ng revolutionary taxes. Wala namang naipatayo. Tax ng tax. Wala namang naipatayo kahit malang ospital. Wala malang kalsadang naipagawa. Sinisira pa yung mga equipment ng gobyerno or ng mga private companies na hindi nila nakukuna ng taxes nila. Yan yung anak ninyo. Yan yung magiging future ng anak nyo. Huwag nyo naman konsintihin pag nagkagaganyan sa bahay nyo. Ha? O yung ang hamon natin nung nakaraan sa Panday Sining, drawingan nyo bahay nyo, sulatan nyo. Wala akong nakitang nag-post na isa sa kanila. Kapalmox, lumabas pa sa TV si Joven. Sorry, it's DJ.